Hello guys, ngayong video ay makikisaw-saw tayo sa mga nagtatalo na mga nag-iibon. So, meron group na may kaguluhan tungkol to sa split opa. So, bakit nga ba pinagkakaguluhan ng split opa? So, yung nabasa ko yung article nila, article talaga yun, no? So, nung nabasa ko yung post ng isa na nag-aalaga ng African lovebirds, nagtatanong siya kung meron daw bang rampa ang split opa o wala. So, nagkaroon tayo ng kaguluhan ng talo-talo doon sa split opa. So, ayun ang pag-uusapan natin ngayong video. Tapos, kailangan mo itong malaman para malinawan tayong lahat, okay? Kasi kapag nalinawan tayong lahat dito, ay madali na natin itong masishare sa mga kaibigan natin sa pag-iibon. So, simulan na natin itong video. Tutukan nyo lang itong video hanggang dulo para wala kayong malagpasan na about sa split opa. Okay? Tara na! Let's go! So una, paano muna natin malalaman kung ang alaga natin ay split opa? So dapat ang magulang nila ay galing sa mga may dugong opa line. Okay? So kung meron kayong mga opa dyan, kunwari naman ay ang hen mo ay opa, ang kak mo ay wala, hindi opa, ang mga anak niyan na lalaki ay magiging split sa opa. Okay? Tapos, kung meron ka naman na hindi opa na nanay, tapos opa na tatay, yung mga anak niyan ay, na lalaki, ay split opa. Tapos, kung meron ka naman na nanay na hindi opa line, tapos tatay na split sa opa line, lahat ng anak niyang lalaki, kalahati ng kanyang mga anak na lalaki ay split sa opa line. Tapos kung meron ka naman na opa line na nanay, tapos split na opa line na tatay, yung mga anak ng lalaki na yan ay split sa opa line. So marami tayong kaguluhan dito sa pag-identify ng split opa. So pag-uusapan natin talaga ang rampa ng split opa line. Kung meron ba o wala. Meron ako ditong mga ibon na may rampa at walang rampa. Tapos meron ako ditong mga split opa at meron ako ditong mga opa na mga kak. So i-explain ko sa inyo lahat. Okay? Meron ako dito opa line na hen. Yung hen ay nasa loob ng kanilang patukaan. Tapos yung kak ay yung nakatungtong sa patukaan, ayan ay isang bionapide. Lalaking anak nila ay magiging split sa opa line. Tapos ito naman ay ating back-to-back na opa line. So lahat ng anak nila ay walang matatapon na kahit anong inakay. So lahat ng anak nila ay opa line. Visual lahat. Okay, hindi natin yan mababase sa rampa kasi malalaman lang natin yan doon sa kanilang magulang, sa kanilang pinaggalingan. Bali, kung meron naman kasing mga split opa line na may rampa at walang rampa. Kaso, pinagtatalunan to ng lahat doon sa isang post na yon. Nagkakaroon ng kaguluhan na meron daw, tapos wala daw, tapos nagkakaroon na ng mga pagbabash ng mga tao sa comment section na yun. Ipapakita namin sa inyo ang aming split opa na may rampa. So, kung mapapansin nyo dito sa pair ko na to, itong green split opa yan. So, meron niyang rampa na kulay blue sa kanyang rampa. Siyempre, hindi lahat ng may dugong split opa ay walang rampa. So, itong split opa ko na to na green ay may rampa. Tapos nagkaroon na to ng visual na hen doon sa unang may-ari. Kaya nasa akin na to para magkaroon ako ng pang-project. So kung mapapansin nyo sa rampa ng aking green ay meron kayong mapapansin na kulay blue sa kanilang rampa. Kaya hindi natin pwedeng pangunahan na
yung split opa ay dapat walang rampa, yung split opa ay dapat may rampa, mababase yan sa magulang ng pinaggalingan nila. Siyempre, hindi naman natin na masisigurado na may kargang split opa yan kapag hindi pa sila naging proven or hindi pa natin sila natetest breed. So, bakit pa tayo nagkakaguluhan dito sa pag-split opa ng mga alaga natin kung pwede naman tayo magbase sa mga magulang nila? So, hindi naman lahat ay dapat pagbasehan sa kanilang rampa. Meron talagang split opa na may rampa, tapos may split opa na walang rampa. Bali, magbase na lang tayo sa mga magulang nila, sa mga parents nila. Huwag tayo magtalo-talo sa simpleng ibon lang, okay? So, kung magtatalo-talo pa kayo, ay dito na kayo magtalo-talo sa aming video. So, i-comment nyo dyan bakit kayo naniniwala na may rampa dapat ang split opa or walang rampa dapat ang split opa. I-comment nyo lang yan. Dito kayo magtalo-talo, wag na sa mga group kasi masyadong crowded na. Maraming nadadamay. So, ayun nga. Sa mga baguhan, kailangan nating idaan sa mahabang pagsusuri yan kung paano natin malalaman yung about sa split opa line. Kasi itong opa line talaga ay medyo mahirap yan sa una. Intindihin, mahirap intindihin yan sa una. Lalo na kung tayo ay baguhan pa. Kahit naman ako, nung baguhan ako, hirap na hirap akong intindihin yung opa line chart na to. So, yung nagkakaroon na ako ng mga mutation ng mga opa line, yung mga opa line na cock, opa line na hen, split opa na cock. So, saka ko lang na-realize na ganito pala ang pag-iintindi dito sa opa line chart. So, marami talaga tayong hindi pa nalalaman, lalo na dito sa opa line. Okay? So, ayun lang guys, ngayong video, mag-shoutout sa tayo. Okay, shoutout tayo kay Leonardo Villanor Jr., kay Nestor Pals, kay Lane Cabrera, kay Pril Cabanata. Shoutout kay Pril Cabanada, kay shoutout kay Rigel Kentapal, kay Jopel Chua, kay Wingel Karig, kay Hobby ng Kabataan, kay Pinoy Bird Keeper, kay Prince Leonard Panganiban, kay PH Fake, kay EMC Hub, kay Matthew Severa, kay Boss Casono. Shoutout din kay Jasper Sornit, kay Aisha Valles, kay Norman J. Victorino, kay Marge Chavez. Shoutout kay Stanley Ford, kay Roland Cahelio, kay Joseph Ariola, kay John Hendrix Feliciano Kison, kay Kian Andrew Rojas. Shoutout kay Jefferson Corpus, kay Chef Avery, kay Matet314, shoutout din kay Daryl Dave Constantino, kay Kimwell Maranata, kay Florence Aquino, kay Lawrence Reyes, kay Sunlord Angad. Shoutout din kay Jasper Lomotos, kay Charles Martinez, kay Pia Raro. Shoutout din kay Kelvin John Ocampo, kay Drew Place. Shoutout kay Harry Francisco, kay Angelino Raimundo, kay Arnel Maniago, kay Leo Manalili, kay Eusebio John, kay Nognog TV. Shoutout din kay Jan Baun, kay Wendell Bagsik, kay Leo Machu Afable Maniego, at shoutout kay Angelo Rojas. So kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo at i-shoutout namin kayo kada video namin. At kung may mga katanungan pa po kayo, comment nyo lang din yan at sasagutin namin yan. Kaya huwag tayo magtalo-talo sa simpleng ibon na split opa na kung may rampa ba o wala. So, magbase na lang tayo sa mga magulang nila kung paano natin malalaman kung ang split opa ba ay may rampa o wala. So, ibase na lang natin yan sa magulang nila. Kasi kung sasabihin natin na ang split opa ay may rampa, paano kung ang mga alaga mo ay hindi naman split opa tapos may mga rampa, ay mahirap na marami tayong maloloko na mga baguhan. Lalo na kung hindi pa kayo yung mismong nagpalaki sa inakay na yon, sa split opa na yon. Paano kung binili nyo lang yan na simpleng ibon galing sa mga buy and sell na mga nag-aalaga ng ibon, hindi naman sa nag-aalaga kasi nga buy and sell lang sila. So ganun, bumili ka ng tigpa 500 na African lovebirds na cup, tapos walang rampa, tapos
may rampa, tapos diniklir mo na split OPA, edi naloko mo na yung pagbebentahan mo. Kasi naging basehan nyo yung rampa, pero hindi naman dapat. Dapat doon sa magulang nila. Okay? So, ayun lang guys ngayong video. Sana natauhan tayo sa mga nagtatalo-talo about sa split OPA. Huwag na kayo mag-away. Simple lang naman kasi yung pag-iintindi dyan sa split OPA na yan. Magulang lang naman dapat ang pagbabasehan. Okay? So, yun lang guys ngayong video. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.